Itinanggi ng League of Cities of the Philippines na may kinalaman ang kanilang samahan sa umano'y gumugulong na kampanya para isulong ang Charter Change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative. Ito'y matapos isiwalat ni Albay Representative Edse Lagma na may pinapipirmahan umanong form sa ilang barangay kapalit ng 100 piso kada pirma. Sa programang 2x2 ng DZRH, nanindigan si LCP National Chair at Bacolod City Mayor Albie Benitez na wala silang kaugnayan dito. Dahilan niya, maliban sa 51 out of 149 members ng kanilang samahan na pabor sa CHACHA, nariyan din ang taong bayan na naghahangad ng pagbabago sa saligang batas. Hindi po. No? Wala pong ganun. No? Kasi unang-una, naniniwala po kami na ang taong bayan mismo gusto na rin gawin to. No? For example po, si Senator Robin Padilla, yung platform niya nung tumakbo siya ng senador is changing the constitution. Dahil alam po niya na ito pong constitution natin ang nagpapabagal ng ating pag-develop at pag-progress ng ating bansa. Mm-hmm. So, tingnan naman natin, hindi naman natalo. No? In fact, naging number one siya. Kung ayaw ng mga taong bayan yon, ito dapat hindi na binoto si Senator Robin Padilla. Si Benitez naniniwalang isa sa mga dapat baguhin sa konstitusyon ay ang proseso ng paghalal ng Pangulo. Yung presidential election dapat magkaroon ng runoff. In other words, kasi ang naboboto po natin is a minority president. No? Ito lang ngayon, itong administration natin na ito, naging majority president. Mm-hmm. Pero karamihan po ng mga presidente natin, minority po, hindi po nakukuha ang mayorya ng ating mga botante. Mm-hmm. So kung maglalagay po tayo ng runoff para yung presidente na pinipili po natin, majority po ang sumasama sa kanya. Paano ho yun? Paano yung runoff na sinasabi ninyo? Runoff. So let's say may apat na tumakbo. Yung top 2 po ay maglalaban ulit kung sino talaga. Una rito, batay sa impormasyong nakarating kay Albay Representative Edse Lagman, ipinatawag ang lahat ng mayor ng Albay para sa general meeting sa isang hindi binanggit na lugar noong 5 ng Enero. Sinabi ni Lagman na humarap sa mga alkalde ang staff ng isang kongresista na isa sa nagsusulong para sa CHACHA. Sa nasabing pagpupulong, binigyan niya ang mga alkalde ng mobilization funds at forms na palalagdaan sa kanilang constituents. Ang lalagdang residente ay bibigyan ng 100 piso bawat isa at 50% ng pondo ay ibibigay naman umano sa mga alkalde at mga coordinator. Samantala, sa kumpirmasyon ng dating kongresista na si Alfredo Garbin, totoong nagpulong ang ilang alkalde sa Albay nitong January 5 para umano maunawaan ang proseso ng People's Initiative. Pero wala umanong katotohanan ang alegasyong binibigyan ng pera ang mga residente kapalit ng pirma. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.